Hi guys, good afternoon. Dito pala tayo ngayon sa ating puguan. I-share ko lang sa inyo ng konti guys. Actually, sa ginawa kong idea, nasa 70% na ako nakaka-collect ng egg. Kasi wala na yung mga predator, hindi na nakakapasok. Dahil nilagyan ko na ng pinto. So, gaya nito, dito papunta yung itlog. Hindi sila makapasok dito kasi lahat ito, naka-wire spoon ito. Halos lahat ng cage natin may pinto na. Kaya marami-rami na po yung ating nakukuhang itlog. At saka less na yung mortality natin, pwera na lang na mamatay yung ating mga alaga kung may sakit or may sipon. Hindi talaga natin yan na masasabi na walang mamamatay na alaga. Pero sa naobserbahan ko, dahil sa ginawa kong cage, lesser na yung mortality ng ating mga quail. Ipapakita ko sa inyo ang ating mga cage. At marami-rami na din yung ating mga alaga dahil more than 200 yung bagong alaga natin na pinalaki natin na yung napisa sa incubator guys. Papakita ko sa inyo. Misin ko lang. Kaya ka. Yoko, arriba. Ayan guys, ito pala yung cage na ginawa natin guys. Masaya yung ating mahalaga kasi wala nang nakakapasok na predator sa kanila. Ayan. Ito po yung mga Japanese natin. Japanese na dito tayo kukuha ng panibagong mga layer. Kasi dapat yung yung female dapat Japanese breed. Tapos i-cross natin yan yung mga Taiwan, dapat yung Taiwan natin ay male kasi magkaiba yung kulay ng Taiwan at saka Japanese. Kung ang male mo ay Taiwan brown, tapos yung Japanese na male ay black, ang kalalabasan nito kung napisa na, malalaman mo na agad yung babae at saka yung lalaki. Pag ang breeder natin ay lalaki ay brown, pagpisa yan, yung lalabas na babae ay brown na. Alternate, yung itim ay magiging lalaki. Kaya madali na yung madali na natin piliin yung lalaki at babae guys. Yan, ito po pa ang breeder natin. Ito po yung mga Taiwan natin. Brown yan sila. Yung mga Taiwan male. May nangingitlog na guys. Ayan. Safety na yan lahat. Hindi na makakapasok yung ating mga predator. Tapos dito, ito lahat na male. Mix. Taiwan at saka Japanese. Lalaki yan lahat. Ayan. Tapos, yung dito din. Ito, mga Taiwan. Takal-takal na din to, mga 4 months na to sila. Kalbo na din sila. Ibig sabihin, pag kalbo na yung ating mga alaga, maganda kasi yun sila yung mga nagbibigay talaga ng 100% na egg production. Ito po dito, Taiwan, Japanese, Taiwan yung male, tapos yung female ay Japanese. Dito din tayo kukuha ng pang-incubation natin. Yan. Tapos dito din, Taiwan to, yung babae. Taiwan yung babae, Japanese yung lalaki. Paglabas nito, yung mga black ay magiging babae, yung mga brown ay magiging lalaki. Alternate po yan. Dito, pag kapisa nito, alam na natin yung babae na itim siya. Alternate. Yan. Dito tayo kukuha ng pang gawin natin dito, guys.
dito yung mga bagong lipat. Ito po yung last video ko na napisa ng 96. Ito po lahat sila ay Japanese. May a female lahat. Tapos dito Taiwan din to, mga female din tong lahat dito. Hopefully guys, by next month or next week, mangingitlog na yung ating more than 70 heads din. Kasi may lumabas na lalaki, more than 20. 70 lang yung female. Yan. Kaya, for more video guys, kung bago ka pa lang dito sa bahay ko, kindly subscribe, like, and don't forget to like to press the notification bell para updated ka guys. And don't forget to leave your message para makabisit. Visit din ako sa inyong channel. Bye bye and God bless to all.